Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-usapan natin ang tungkol po sa isang online lending app na ang pangalan ay K-Peso. So, isa din po itong request mula po sa ating subscribers na gawa natin ng review. Dito po sa K-Peso, hindi naman po masyadong marami pa ang nakapag-apply nito, pero hindi na rin po biro ang magkaroon ng 14,508 na client or borrowers. Ang 14,508 ay sila po yung mga nagbigay ng ratings and reviews po tungkol po kay K-Peso. So, wala namang pinagkaiba si K-Peso sa ibang online lending app. Madali lang din applyan at basic requirements lang din ang kailangan. So, kapag na-approve kayo, agad-agad nyo po makuha yung niloan ninyo. Problema lang po, itong K-Peso ay malaki din po ang service fee at ang interest rate nila. Then, isa din po ito sa kilalang ula na kapag delayed or hindi kayo nakapagbayad sa due date, magkakaroon kayo ng problema dahil tatakutin kayo nila, haharasin at ang masaklap nang babanta din ito. So dito po sa app nila sa Play Store, makikita nyo po yung mga description na nakalagay dito na karamihan po ay hindi po totoo. Lalo na itong tungkol po sa cash loan information. Ang loan amount na pwede 2,000 to hanggang 20,000, which is kapag first timer po kayo, malabo po itong makuha. Then ang repayment term po nila ay 90 days to 365 days, which is napakalayo sa totoong pangyayari or in reality, dahil 7 days lang po ang binibigay nila at pinakamahaba ay 14 days. So, bakit naglalagay po sila ng 96 to 365? Dahil po para hindi siya magmukhang loan shark. Ang K-Peso ay certified na loan shark dahil po sa laki ng service fee at laki ng interest rate within a short period of time na kailangan mo po siyang bayaran. So, ang maximum APR niya dito, yung interest per annum ay 24%, which is hindi po totoo. Then, ang service fee is 10%. Dati yun siguro. Pero ngayon po ay nasa 20 at 30% po ang service fee. Tapos, may mga additional charges pa po sila na binabawas. Kaya, kapag umutang po kayo sa K-Peso, ay halos po kalahati ng inyong inutang or inyong niloan ay ibabawas nila charge to service fee or processing fees. Ang pinaka hindi maganda dito, dahil ang K-Peso po ay hindi po registered sa SEC. Alam naman natin na hindi basihan ang SEC registration na isang legit or hindi legit yung ula na yon. Pero kung nagawa ngang gumawa ng hindi maganda ang SEC registered, how much more pa yung mga hindi registered? At isa nga ito si K-Peso na nag-o-operate na walang SEC registration. Dahil dito, ang K-Peso po ay hindi din natin mahanap sa listahan ng SEC website. So sa K-Peso, wala pong K-Peso dito. Hanap tayo dito. Wala naman pong K-Peso dito. So, ibig sabihin, wala siya dito sa SEC website. Although, sinabi niya dito na SEC registered daw sila. K-Peso is a fast and reliable cash loan app granted by Philippine SEC. Wala nga siyang binigay na SEC registry number and certificate of authorization. So,
naglagay din siya ng informasyon dito sa About Us na wala, hindi malinaw kung saan talaga ang saktong ano location ng kanilang office para sakaling magka-problema ay pwedeng mapuntahan. Ito ay gawa-gawa lang po nila para po magmukhang legit ang kanilang app. So ganyan po ang ginawa ni ano Kipieso. So hindi importante na madali po mag-apply, madali ang approval at madali ding magbayad. Ang pinaka ano dito, problema dito ay yung laki ng ibabawas nila na service fee at processing fees and then yung interest rate nila na sobrang laki. So pinapayuhan namin ang lahat ng mga viewers namin na huwag subukan itong Kipieso dahil po magsisisi talaga kayo pagdating ng araw kapag hindi kayo nakapagbayad. So ang problema pa dito, ang Kipieso ay isa din sa mga online lending app na lumalabag sa Data Privacy Act. So meaning kapag nag-apply kayo ng loan bago kayo ma-approve, kinukuha muna nila yung personal details sa inyong cellphone gamit ang kanilang app. So magtataka kayo kung bakit mayroong text blast na natatanggap ang inyong mga contacts kapag hindi kayo nagbabayad or na-delayed kayo sa pagbabayad dahil po kinuha na po nila ang inyong contact list at yung mga iba pang mga impormasyon na makikita sa inyong cellphone. Yan po yung ginagamit nila na pananakot at yan din yung panghabol nila sa inyo if in case hindi kayo magbabayad or i-ignore nyo po yung mga collectors nila, yung mga tawag at text nila. So yan po yung panlaban nila sa inyo. So mahirap dahil magkakaroon talaga kayong ng problema kapag hindi nyo po nabayaran ang online lending app na ito. So habang maaga pa, hindi nyo pa napasok or hindi nyo pa nasubukan ang online lending app na ito, mas mabuti pang huwag nyo nang subukan kung ayaw nyo pong magka-problema, kung ayaw nyo pong pagsisihan nyo po sa bandang huli. So kung nagustuhan nyo po ang video na to, paki-like and share na lang din po sa lahat ng mga kakilala at kaibigan nyo po para ma-aware din po siya or ma-aware din po sila na itong online lending app na ito ay hindi po magandang utangan dahil problema po ang dulot nito sa bandang huli. And then, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, inaanyayahan namin kayong i-subscribe at pakihit na lang din po ang aming notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. And then, bukod dyan, inaanyayahan din namin kayong sumama sa aming live every Monday to Thursday and Saturday alas 6 po ng gabi. Maraming salamat po. Kung mayroon kayong karanasan na hindi maganda tungkol po sa Kipieso, please i-share nyo po sa amin, i-comment nyo po dyan sa aming comment section para malalaman at mabasa din ng mga viewers at followers natin dito sa Usapang Loan at Online Lending. Kung mayroon din kayong gustong gawa namin ng review na online lending app, paki-comment na lang din po sa kahit saang video namin at makikita namin ito. Maraming salamat sa patuloy niyo pong panunood at shout out sa lahat ng mga sumusuporta sa aking live streaming and then sa lahat ng mga members ko dito sa aking YouTube channel. Thank you very much. More blessings po sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam.